100.7 Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang buhay ng tao ay punong-puno ng mga sorpresa. Pwedeng sorpresang dudurog sa iyong daigdig o sorpresa na muling mag-aangat ng iyong pagkatao. Kaya anumang sorpresa ang dumating sa ating buhay, ay hindi tayo dapat magpatinag o magpasilaw. Ikaw, kabarangay, anong bagay ang palagi mong ipinagdarasal na sorpresang dumating sa iyong buhay? Dear Mama Mia, masarap din pala minsang balikan ang nakaraan kahit pa sobra ka nitong nasaktan at halos sirain na ang iyong buong buhay. Masarap din palang sariwain yung mga tagpong muntik ka na talagang sumuko at umayaw. Mama Mia, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Glyka. Maraming taon na rin ang nakalipas nang mangyari ang kwentong ito. Sa totoo lang ay ngayon ko lang ito ibabahagi sa ibang mga tao. Naisip ko kasi na sa hirap ng buhay na kinakaharap natin ngayon ay kailangan lalo nating maging matapang. Kailangang magpakatatag at huwag basta-basta susukuan ang bawat laban. Mama Mia, nakakahiyaman pero aaminin kong nagmula ako sa hindi magandang pamilya. Mahirap na nga kami ay may bisyo pa ang tatay ko at ang nanay ko naman ay madalas makalimutan na may anak at asawa pala siya. Sa madaling salita, pabaya po ang aking mga magulang. Apat kaming magkakapatid. Namatay ang isa dahil na rin sa kababayaan noon ng nanay ko. At yung dalawa ay hindi ko na alam kung nasaan. Ipinaampon sila kapalit ng pera na hindi ko alam kung saan na rin napunta. Sa madaling salita, Mama Mia, ay maaga akong namuhay ng mag-isa at tumayo sa sarili kong mga paa. Sariling diskarte. Yun ang ginagamit ko, Mama Mia, para mabuhay ako sa araw-araw. Mas ginusto ko na lang kasing maglayas at mawala ng pamilya kesa naman may pamilya nga ako pero parang wala rin naman. Namasukan akong tagahugas ng pinggan at serbidora sa edad na 14. Kung minalas ako sa magulang, ay sinuwerte naman ako sa aking mga naging amo. Dahil kinupkup nila ako, kaya nakapag-aral ako hanggang 3rd year high school, Mama Mia. Hindi na rin ako nakapagtapos dahil tulad ng ilang kabataan ay naging marupok at mapusok din ako, Mama Mia. Ayokong bigyan ng katwiran ng pagkakamali ko pero sa palagay ko kasi, Mama Mia, ay uhaw na uhaw ako noon sa oras at pagmamahal. Kaya naghanap ako ng atensyon mula sa ibang tao. Sa edad na 17 ay nabuntis ako nang nagde-deliver ng mga soft drinks sa kainan ng mga kumupkup sa akin. Yun din ang naging dahilan para palayasin ako ng aking mga amo. Naintindihan ko naman sila at may mali talaga ako, Mama Mia. Hindi naman ako tinakbuhan ng nakabuntis sa akin. Itago na lang natin siya sa pangalang Alex. Kapwa kami mga minor de edad noong mga panahong iyon, kaya malabo kaming maikasal kahit pa sa iisang bubong kami nakatira, kasama ang kaniyang mga magulang. Mayaman?
Para kang pensyonada. Hindi pwede sa akin yung ganyang arte, ha? Bumangon ka rin yan at tumulong ka sa gawain bahay. Hindi yung akala mo nakakita ka ng mayamang pamilya na magsisilbi sa'yo. Pakatamad nito. Nay, medyo ang bigat po kasi ng katawan ko eh. Medyo hirap po akong kumilos. Hindi rin po kasi ako halos nakatulog kagabi. Malaki na rin po kasi ang tiyan ko. Ay sus! Hoy, Glyka! Nagbuntis din naman ako pero hindi ako ganyang kaarte, no? Eh magkaiba naman po kasi tayo ng katawan. Ba't sumasagot ka pang babae ka? Kung iniligo mo na lang kasi ang init ng katawan mo noon at marunong kang mag-control, eh di sana hindi nangyari yan. Eh di sana pare-pareho tayo ngayong hindi nahihirapan sa pakikisama sa isa't isa. Eh di sana malaya pa ang anak kong si Alex. Eh nandito na po to eh. Huwag po kayo mag-alala. Pagkapanganak ko po at kapag nakakakilos na ako ng maayos, makakahanap po ako ng trabaho at makakatulong din po ako sa inyo. Hindi sinasabi yan, ginagawa! Tsaka isa pa dapat lang, no? Bumangon ka riyan! Kaya mabigat ang katawan mo, hindi ka kasi nagkikilos eh. Hala tayo! Ituloy mo tong labada ko! Sige po. Ka na pala, anak. Naku, teka nga, hindi pa ako nakakapagluto. Ito kasing si Glyka, eh, napakatigas ng ulo. Sinabi ko na na huwag nang pakialaman yung labada. Eh, ayan o, nagpupumilit pa. Ay, naku, sige na, bitawan mo na yan, Glyka, at magluto ka na lang na makakain ni Alex. Kasi naman, Glyka, eh. Sana, inuna mo na muna yung kakainin bago ka gumawa na kung ano-ano. Nakaka-bad trip naman talaga, oh. Talo na nga kami sa pustahan sa basketball, tapos pag-uwi, wala pa makain! Teka, magluluto na ako. Ano ba kasing inaasikaso mo dito sa bahay? Siguro nakahiga ka na naman maghapon. Di ba nga, sabi na sa'yo na dapat kikilos ka, di yung lagi ka lang nakahilata dyan. Kita mo, parang namamaras ka na. Magluluto na nga ako, di ba? Hoy! Yung boses mo, ha? O ba't parang ikaw ang may-ari nitong bahay kung makaasta ka? Para ipaalala ko sa'yo, kahit kakaunting karapatan, wala ka. Ako lang ang pwedeng humiyaw dito hanggang gusto ko. Eh di kayo na. Nakakasawa na sa bahay na to. Hoy, Glyka! Baka nakakalimutan mo. Nanay ko yung sinasagot mo, ha? Eh di magsama kayo ng nanay mo. May kabastusan ka rin naman pala talaga, no? Palibhasa, lumaki kang walang magulang kaya hindi ka naturuan ng magandang asal. Ano, ha? Ano, lalaban ka? Tama na. Tama na. Nay! Si Glyka, dinudugo! Alex! Alex, ang baby ko! Baby ko! Mama Mia, impyerno kong maituturing ang buhay ko kasama ang pamilya ni Alex. Lalong-lalo na ang nanay niya. Walang oras na hindi ako iniinsulto at pinagsalitaan ng hindi magaganda. Pero kabaliktaran naman kapag nandyan na si Alex. Hirap ng kalooban at katawan ang dinanas ko sa piling nila. Walang salitang pwedeng maglarawan sa bawat minuto ng pamamalagi ko sa bahay na yon. Madalas ko tuloy tanungin ang sarili ko kung bakit ako pinahihirapan. May nagawa ba akong kasalanan na dapat kong pagbayaran? Ako ba ang sumalo ng mga karma ng nanay at tatay ko? Ako ba ang pambayad utang nila? Gabi-gabi, Mama Mia, bago ako matulog ay hindi pwedeng hindi ako umiyak. Mama Mia, nagsisisi talaga ako kung bakit pa ako ipinanganak sa mundong ito. Pagkalabas ko ng ospital matapos akong makunan ay nagdesisyon akong umalis na sa poder nila. Mas madaling magdesisyon dahil wala naman ng pananagutan sa akin si Alex. At sa pag-alis ko sa bahay na yon, doon ay lalong napariwara ang buhay ko. Kung saan-saan ako napadpad, Mama Mia. Kung ano-anong trabaho rin ang pinasok ko para lang maitawid ang bawat araw ng aking buhay. Namasukan ulit akong tagahugas ng pinggan, tagawalis sa parlor, barker sa terminal ng jeep, at tagalinis ng CR sa mga pampublikong lugar.
Sobrang hirap ang dinanas ko. Halos magpakamatay na ako sa katrabaho, Mama Mia. Kahit magdamag akong kumayod, ay hindi pa rin ako makaipon para makapagsimula ng maayos na buhay dahil sobrang liit lang talaga ng kinikita ko, Mama Mia. Dumating na rin ako sa puntong gusto ko na lang magpasagasa para matapos na ang lahat. Total, wala naman talagang saysay ang buhay ko. Hanggang sa nakilala ko si Jenna na namamasukan sa isang parlor, Mama Mia. Girl dito. Kita mo naman puro boy sa mga dumadaan. Halika dito, dali, halika dito sa loob ng parlor. Mubo ka dyan, dali. Kumain ka na ba? Kaninang tanghali. Tanghali? Alas 8 na ng gabi, girl, oh. Oh, eto tinapay. Buti may natira pa sa pinabili ko kanina. Salamat. Ako nga pala si Jenna. Ikaw? Glyka. Alam mo, maganda ka. Ha? Alam mo, maganda ka. Bingi ka lang. O baka naman dahil sa gutom yan. Lagi kasi kitang nakikitang nakaupo dyan sa gilid ng parlor tuwing gabi pagkatapos ng trabaho mo. Uy, sayang ka. Maganda ka naman eh. Tapos inuubos mo ang beauty mo dyan sa paglilinis ng CR dyan sa park. Sayang ka, girl. Sayang na sayang. Kailangan kumita eh para mabuhay. Wala naman ako ibang alam gawin. Wala rin ibang tatanggap. Napapagod na nga ako eh. Kakapagod mabuhay, no? Ay, oo, nakakapagod talaga. Pero hindi naman pwedeng kapag pagod na, eh, susuko na kaagad. Kapag pagod, aba, edi magpahinga lang, ganun. Puti ka pa. Maganda trabaho mo dito sa parlor. Hindi mabaho. Maganda damit mo. Yan ang nagagawa kapag may pera. Kapag bukod sa trabaho mo, eh, may racket ka pa. Teka, ilang taon ka na ba? Magdi-19. Ay, pwede. May experience ka na ba? Saan? Sa alam mo na. Nagka-jowa ka na ba? May anak na nga dapat ako eh, nakunan lang. Ay, very good. Hindi dahil sa nakunan ka ha. Ang ibig kong sabihin doon eh, meron ka ng experience sa pagkakaroon ng jowa. Kumusta nga palang kitaan dyan sa trabaho mo? Mabuti na rin kesa sa wala. Kesa magnakaw. Ay, panalo ka dyan sa part na yan, girl. May prinsipyo! Ay, pero bakit tuwing gabi eh, nandiyan ka sa labas nitong parlor? Nagpapahinga. Nagpapalipas ng oras. Alas 9 pa kasi pwede matulog dun sa inupaan kong kwarto. Bawal tumambay, tulog lang talaga. Ay, ang jirap ng buhay mo, girl. Tsaka teka ha, kausap kita pero bakit parang panay ang silim mo dyan sa labas? Ano ba tinitingnan mo sa langit, ha? Ay, huwag kang magalala, hindi naman uulan. Daming stars, oh! Nagbabakas sakali kasi ako na baka may makita akong bulalakaw. Yung shooting star. Hilingin ko na makaalis ako sa... na makaalis na ako sa buhay na to. Hirap na ako eh. Sana pakinggan yung hiling ko. Sana to pa rin ang bulalakaw yung hiling ko. Ay, tahan na. Huwag ka sa langit tumingin. Sa akin ka tumingin. Ako ang sagot sa mga hiling mo, girl. Ha? Ay, bingi ka talaga? Gusto mo magkapera, di ba? Oh, syempre. Oh. Okay. Kung nakakaya na sikmura mo yung CR sa park, ay makakaya mo rin to. Glyka, ang isipin mo na lang, kailangan mo ng pera. Ako rin bahala sa'yo. Ako ang pipili ng customer. Yung hindi amoy CR. Hindi kita maintindihan. Ay naku, simple lang. Kikita ka ng maayos ha, pero wala kang ibang gagawin kundi magpaganda, humiga at magpaligaya. Tulad ba ng mga babae yun sa bar na yun? Ang kakapal na makeup at halos wala na silang suot oh. Parang di ko kaya. Hindi naman kita pinipilit eh. Hindi ko pa alam. Hindi hamak na mas madali itong trabahong sinasabi ko sa'yo kaysa isulat.
subsob mo yung sarili mo dun sa inidoro at maghintay ng bulalakaw gabi-gabi. Eh, bahala na talaga. O siya, sige. Kain ka lang dyan, ha? Mag-retouch lang ako ng makeup ko. Salamat. Hindi ko alam, Mama Mia, kung nakakita na ba ako ng liwanag sa pag-uusap namin ngayon ni Jenna o lalo lang lumabo at dumilim ang sitwasyon ko. Lalo lang kasing gumulo ang isip ko noong tagpong yun. Oo nga at napariwara na ako. Pero parang hindi ko maisip na iba't ibang lalaki ang makakasama ko sa kama kapalit ng pera. Pero ano naman ang mangyayari sa akin kung hindi ako kikita ng malaki-laki? Baka mamatay na lang talaga ako na hindi man lang nakakatikim ng kahit na konting ginhawa. Ilang buwan ko rin yung pinag-isipan habang tinitiis ang amoy ng CR na nililinis ko araw-araw, Mama Mia. Hanggang sa sinara na ang park kung saan doon ako nagtatrabaho. Naghanap na naman ako ng bagong pagkakakitaan. Nasubukan ko na rin tuloy ang mamalimos sa kalsada. Minsan, pumupunta ako kay Jenna para humingi ng tulong at pagkain. Lalo akong naaawa sa sarili ko. Anong klaseng buhay ba talaga ang hinihintay ko, Mama Mia? Hanggang sa mamatay na lang ba ako, ganito na lang ang buhay ko? At doon na nga ako nagdesisyon. Tinanggap ko ang alok ni Jenna. Namuhunan siya sa akin, Mama Mia. Mula sa damit, make-up at pansamantalang matutuluyan. At nung tinanggap ko ang offer ni Jenna, Mama Mia, doon ako pumasok sa bagong kabanata ng buhay ko. Ibang mundo. Mundo na inaasahan ko, Mama Mia, na mas maging maganda at magaan para sa akin. Takot agad ang naramdaman ko, Mama Mia, pero pinilit kong pinaglabanan. Iniisip ko na lang na hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, kaya malabong makakuha ako ng magandang trabaho na may mataas na sahod. Wala akong kamag-anak na pwedeng takbuhan at hinga ng tulong kundi ang sarili ko lang. Kaya kahit may kaba, may takot, ay sinugalan ko pa rin ang pagkakakitaan na yon. Maaring sabihin ng iba na ang dumi-dumi kong babae. Pero kapag nakaranas ka na ng sobrang hirap, ay titiisin mo na lang na maging madumi kaysa makaramdam ulit ng gutom at walang maayos na masisilungan. Nilunok ko lahat ng pride ko, Mama Mia, dahil hindi naman ako mabubuhay noon. Totoo pala na ang taong gipit ay sa patalim kumakapit. Naging suki rin ako ng mga salitang bahala na. Isa, dalawa, lima, sampo. Sa totoo lang ay hindi ko na alam kung ilang lalaki na ba ang nabigyan ko ng panandaliang ligaya. Sa bawat kama na hinihigaan ko, katumbas noon ay pera. Sa bawat pagpapaubay ako ng aking katawan, kapalit noon ay halaga na kahit kailan ay hindi ko kinita sa lahat ng pinasukan kong trabaho. Sa edad na 19 ay parang laspag na ang katawan ko, Mama Mia. Pero wala akong pakialam. Ang mahalaga sa akin ay makakain at mabuhay. Hanggang sa dumating nga sa akin si Rodel. Sino ba naman ang mag-aakala na may seseryoso talaga sa akin? Sa isang tulad ko na kung tawagin ng iba ay kalapating mababa ang lipad. Babaeng pakawala. Nag-enjoy ka ba? Glega. Bitin? Isa pa? Hindi. Eh, ano? Sama ka na sa akin. Saan? Tsaka teka, ang usapan natin dito lang tayo.
Kung balak mo pa akong dalhin sa ibang lugar, ibang usapan na yun. May extra charge na yun. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Eh, ano? Magsama na tayo. Pwede ba? Narinig ko na yan, Rodel. Para sabihin ko sa'yo, marami na nagsabi sa akin ng ganyan. Yung mga nag-enjoy pagkatapos kong serbisyohan. Kaya hindi porkit magkasama tayo sa isang kama, may nararamdaman ka na talaga sa aking iba. Iba ako sa kanila, Glyka. Seryoso ako sa'yo. Handa akong baguhin ang buhay mo. May mga ari-arian ako sa probinsya. Hindi ko to sinasabi sa'yo para kumbinsihin ka. Pero alam mo kasi, kaya mo pinasok ang ganitong trabaho dahil kailangan, hindi ba? Glyka, pwede tayo magsimula dun. Malayo dito sa Maynila. Malayo sa mundong meron ka ngayon. Sa probinsya, walang makakakilala sa'yo. Mabubuhay ka uli ng normal at walang iniiwasan. Adel, pwede ba? Handa akong kalimutan ng lahat. Handa akong ibaon sa limot kung ano meron ka ngayon. Ituturing natin na nakaraan lang ang lahat, Glyka. Lahat. Gagawa tayo ng bagong bukas na magkasama. Tama na, Rodel. Alam mong nandito sa Maynila ang buhay ko. Sanay na ako sa kung ano ang meron ako dito. Okay na ako. Nakakapag-ipon ako kahit papano. Kung sapat na ang ipon ko, titigil ko rin naman to eh. Hindi pa nga lang ngayon. Tsaka sanay na ako. Glyka, makinig ka naman sa akin. Rodel, kahit ilang ligo ang gawin ko, buhusan mo man ako ng pabango, marumi na talaga ako. Maruming babae ako. Manap ka na lang ng iba. Doon sa probinsya, malinis, mainhin, birhen. Pero ikaw, Glyka, ikaw ang gusto ko eh. Tanggap kita kung ano at sino ka. Siguro nga mahirap ipaliwanag sa'yo. Pero kasi sa'yo ko lang naramdaman to eh. Ngayon ko lang naramdaman to. Maniwala ka naman sana sa akin. Alam mo, gusto naman kitang paniwalaan eh. Gusto ko maniwala sa lahat ng sinasabi mo. Sino ba naman babae ayaw makarinig ng mga yan? Walang babae ang gustong mapunta sa sitwasyon kung nasan ako. Ang sarap sa pakiramdam, Rodel, na may isang lalaking tulad mo na handa akong tanggapin ang buo sa kabila ng napakaraming kakulangan sa aking pagkatao. Pero takot ako. Natatakot ako. Takot na baka isang araw, bigla mo maisip na maling desisyon na piliin ang isang babaeng tulad ko. Huwag mo naman sana akong pangunahan. Huwag mong isipin ang lahat ng hindi pa nangyayari. Ang alalahanin natin ang ngayon, kung paano ka magsisimula uli. Nakasama ako. Sige. Bigyan mo ako ng tatlong magandang rason para iwan ko ang Maynila at sumama sa'yo. Una, ipaparamdam ko sa'yo na di lang bilang babae, kundi bilang isang tao, may karapatan kang sumaya at lumigaya. Pangalawa, handa akong tuparin ang pangakong babaguhin ko ang buhay mo. At pangatlo, puso, Glyka. Puso ang ginamit ko at hindi lang isip. Kaya alam kong totoong nararamdaman ko para sa'yo. Rodel, sana sapat na ang mga dahilan na ibinigay ko para maniwala ka at sumama sa akin. Oh, itago mo na itong binayad mo sa akin. Hindi, sa'yo yan. Saka huwag mong iisipin na bayad ang binibigay ko sa'yo. Bigay ko sa'yo yan. Basta, ito, tago mo na yan. Oh, bakit? Mula ngayon, libre ka na. Ha? Saan ang probinsya nyo? Sa Nueva Ecija. Okay, tara na habang di pa nagliliwanag. Gusto ko kasing makita kung ano itsura ng pagsikat ng araw sa probinsya. Rodel, maraming salamat ha. Tara na! Ang kapalaran talaga, Mama Mia. Kung minsan ay hindi mo maintindihan. Hindi mo alam kung ano ang mga susunod na ibibigay sa'yo. Noong mga panahong kinailangan kong kumita, ay inilubog ko ang sarili ko sa putikan para lang mabuhay. Nang matanggap ko na nabubuhay ako sa madilim na mundo, ay may liwanag naman na dumating sa akin. At yun ay si Rodel. Pumayag ako na sumama sa kanya. May kaya sila Rodel, Mama Mia.
Nasa ibang bansa na halos lahat ng kanyang buong pamilya. Pero siya, pinili niyang manirahan sa probinsya at inaasikaso ang kanilang palayan. Lumuluwas lang siya sa Maynila para magbenta ng kanilang ani. Isang bagong umaga ang bumungad sa akin. Ibang-iba sa nakasanayan ko sa Maynila, Mama Mia. Mabait si Rodel. Maasikaso at ramdam kong mahal niya talaga ako. May edad na rin kasi siya, Mama Mia. 40 siya nang makilala ko. Ako naman ay 19. May isa lang problema. Baog siya, kaya malabo kaming magkaanak. Pero tanggap ko kung ano man siya, katulad ng pagtanggap niya sa akin kung ano ako at kung saan ako nanggaling. Unti-unti akong bumangon. Unti-unti kong inayos ang buhay ko. Nagsimula akong itama ang mga pagkakamali ko kasama si Rodel na nagbigay sa akin ng panibagong buhay. Sinuklian ko ng pagmamahal ang lahat ng kabutihang ginagawa niya sa akin. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya maipakita lang at maiparamdam ko lang sa kanya na hindi siya nagkamali sa pagpili sa akin. Walang araw at gabi na hindi kami naging masaya. Lalo akong excited sa bawat araw na darating sa amin. Sinusulit ko ang bawat oras na kasama ko siya. Ito na ang bunga ng lahat ng paghihirap ko mula nang ako ay magkaisip. At si Rodel ang ginamit na kasangkapan para iparamdam sa akin ang mundo na may karapatan pa rin akong sumaya at lumigaya. Pero kahit 2 taon na kaming magkasama noon, Mama Mia, ay sinosorpresa pa rin ako ni Rodel sa bawat bagay na malalaman ko tungkol sa kanya. Maaga ako gumising para magluto. Kain na! Baka lumamig pa to. Saan na yun? Rodel, mahal! Rodel! Aba ka nasa bahay niyo. Rodel, mahal! Susko! Ano nangyari sa'yo? Ano? Anong masakit, ha? Halika, pumunta tayo sa doktor! Halika, kaya mo ba maglakad? Hindi na. Mawawala rin ito. Okay lang ako. Medyo hirap lang ako umihi. Medyo masakit lang talaga. Bakit? Matagal na ba yan? Hindi. Baka balisaw-saw lang. Hindi rin kasi ako masyadong nakakainom ng tubig nito mga nakaraang araw eh. Halika na. Tara na. Kumain na tayo. Sigurado ka ba? Alalayan kita. Hindi, ayos lang. O, dahan-dahan. Tara, doon na tayo sa kusina. O, ayan, maupo ka. Dahan-dahan. Oh, ano ba tong niluto mo, ha? Di yung paborito mo, yung tinola. Maraming papaya yan, tsaka talbos ng sili. Ang bango, ha? Amoy pa lang, ulam na. Patikin nga ako. Aba, masarap nga. Mapaparami na naman ako ng kain ito. Pinatataba mo ako ng gusto eh. Rodel, yung totoo, may sakit ka ba? Wala nga, wala yun. Kung meron man, siyempre, sasabihin ko sa'yo. Salamat sa'yo ha. Sus, para tinola lang eh. Hindi para dyan. Salamat at sumama ka sa'kin. Salamat sa'yo dahil kinumpleto mo ako. Mahal kita. Mahal na mahal. Ako? Sobrang mahal na mahal na mahal kita. Masaya ka ba? Sobra! Walang katumbas na salita para masabi ko sa'yo kung gaano mo ako pinasasaya. Gaano na nga tayong katagal nagsasama? 2 taon na sa makalawa. Eh, ikaw ba masaya?
Di ka ba nagsisisi na inalok mo ako sumama sa'yo? Ngayon ko lang ito sasabihin sa'yo. Nung una pa lang kitang nakita, pinasaya mo na ako. Hindi dahil sa ginagawa natin nun, ha. Masaya ako dahil natagpuan ko na ang bubuo at magpupuno sa kulang na hinaharap ko sa buhay ko. Salamat. Pakikuha naman mahal yung maliit na kahon doon sa ibabaw ng refo. Teka, ito ba? Yan. Yan nga, buksan mo. Ano ba to? Kaya nga, buksan mo. Wala namang laman. Wala? Teka, patingin nga. O, tingnan mo, wala naman. Bah, oo nga no. Ay naku, kumain na nga tayo, nanluloko ka pa eh. Kamay ko para makakain na tayo. Lumalamig na yung ulam mo. Teka, nandito pala sa bulsa ko ang laman yan. Ito, isukat mo nga kung kasya sa itong singsing na to. Kasya? Nagustuhan mo? Akin ba talaga to? Pakasal na tayo, Glyka. Kakainis ka. Lagi mo na lang akong ginugulat. Payakap nga. Mahal na mahal. Pakasal na tayo. Salamat. Salamat. Mahal na mahal kita. I love you. Mahal na mahal kita, Glyka. Oh, kain na tayo. Lalamig tong tinola, oh. Oh, kain na. Mama Mia, panibagong pahina na naman sa aking buhay ang ginawang yon ni Rodel. Kontento na nga ako na binahay niya at binigyan ng disenteng buhay. Pakakasalan pa niya ako. Parang wala na akong mahihiling pa. Oo nga, at hindi kami matatawag na pamilya dahil hindi kami magkakaanak. Pero kontento na ako na siya ang kasama ko, Mama Mia. Ang sarap ng may minamahal, pero mas masarap kapag ramdam mong may nagmamahal sa'yo ng totoo. Nagkaroon ako lalo ng kumpiyansa sa sarili. Dahan-dahang bumalik ang lahat ng tiwalang nawala dahil sa mga hindi magagandang nangyari sa akin. Lagi rin ako nagpapasalamat sa may kapal dahil hindi pa rin niya ako talaga pinapabayaan. Nagpasalamat din ako kay Jenna dahil oo, parang mali pero isa kasi siya sa naging dahilan para unti-unting maging tama ang mga sumunod na sitwasyon matapos kong pasukin ang mundong ipinakilala niya sa akin. Wala akong nakitang bulalakaw para sabihin ang aking hiling pero dininig ng langit ang lahat ng aking panalangin. Isang regalo si Rodel na aking pakakaingatan sa abot ng aking makakaya. Isang biyaya na hinding-hindi ko kailanman ipagpapalit. Hindi dahil sa ari-arian o yaman na meron siya, Mama Mia. Kundi siya kasi ang nagpapaalala sa akin na babae ako at tao ako na may karapatang lumigaya. Ilang buwan pa ang lumipas at plinano na namin ang nalalapit naming kasal, Mama Mia. Ibinaalam na rin ni Rodel sa mga kamag-anak niya sa ibang bansa ang paglagay naming dalawa sa tahimik. Ipinakilala niya ako sa pamamagitan ng telepono at letrato dahil hindi pa kasi masyadong uso noon ang internet. Inilihim namin sa kaniyang mga kamag-anak ang totoo kong pagkatao at ang nakaraan ko, Mama Mia. Pero may halong takot sa parte ko dahil baka matuklasan nila ang totoo. Baka husgahan ako at baka yun pa ang maging dahilan para magkahiwalay kaming dalawa ni Rodel. Kapag nangyari yun ay hindi ko na alam kung papaano pa ako magsisimula ulit dahil talagang parte na ng buhay ko si Rodel, Mama Mia. Handa na akong magsama kami sa hirap man o ginhawa.
Mahal, kumusta na ang pakiramdam mo? Ayos naman. Ayos lang. Good afternoon po. Doc. Kayo po ba ang misis, ma'am? Malapit na, Doc. Ah, talaga po? Nako, congratulations po pala in advance. Salamat po, Doc. Ma'am, pwede ko po ba kayong makausap sandali para sa result? Doc, baka pwede namang kaming dalawa na ang kausapin mo dito. Ay, kung ganun po, wala akong problema. Sige po. Bale, lumabas na po kasi ang result ng mga lab test na ginawa natin. Ano po ang resulta, Doc? Sir, marahil matagal nyo na rin nararamdaman to at baka hindi nyo lang po pinapansin. Nasabi nyo po na hirap kayo sa pag-ihi at may bahid ng dugo kung minsan ang inyong inilalabas. Opo, Doc. Ano pong ibig sabihin nun? Well, ma'am, sir, wala naman pong ibang paraan para ipaalam sa inyo ito kung hindi sabihin siyempre ang totoo. Sorry po, sir, pero base po sa mga test na ginawa natin, nasa last stage na po tayo ng kondisyon ninyo. Prostate cancer po, sir. Pero rest assured po na gagawin natin ang lahat ng pwedeng gawin para po sa ikabubuti ninyo. Please, Doc. Lahat po, please. Gawin po natin lahat. May pag-asa pa ba, Doc? Gagawin po natin ang lahat, sir. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Samahan na rin po natin ang dasal. Paano po? Mauna na po muna ako sa inyo. Kailangan po ako ngayon sa emergency room. Babalik po ako mamaya. Sige po, Doc. Sige po, sir. Ma'am, ingat po kayo. Rondel! Rondel! Bakit naman nangyari ito? Huwag kang umiyak. Ayokong makitang nalulungkot ka. Hindi ba madalas kong sabihin sa'yo na huwag na muna natin isipin ang darating? Ang alalahanin natin, yung ngayon. Kaya natin to, mahal. Magkasama tayo. Marami tayong mga plano pa, hindi ba? Magpapakasal pa tayo. Ayos na lahat ng papel na kailangan natin. Kaya tuloy na tuloy to. Magpagaling ka. Magpagaling ka. Huwag na matigas ang ulo. Kapag hindi ka gumaling, magagalit ako sa'yo. Sige ka. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal. Mas mahal kita. Yan ang palagi mong tatandaan. Buong akala ko, Mama Mia, ay tuloy-tuloy na ang ligaya sa buhay ko. Handa akong mawala lahat ng mga material na bagay na meron ako. Kahit bumalik pa ako sa pagiging hostess, okay lang. Huwag lang mawala sa akin si Rodel. Siya na kasi ang buhay ko, Mama Mia. Ilang araw at linggo pa ang nagdaan ay may mga panahong lumalakas siya at minsan naman ay bigla na lang nang hihina. Ayaw niyang ipaalam sa kanyang pamilya ang kanyang kondisyon dahil ayaw niyang mag-alala ang mga ito. Nabenta namin ang kalahati ng ari-arian niya para ipangtustos sa mga pangangailangan sa bahay, lalong-lalo na sa mga gamot at pampa-ospital niya. Inalis ko na din muna sa isip ko ang pagpapakasal namin ni Rodel. Ang mahalaga sa akin ay kahit hindi kami makasal, mabuhay lang siya ay ayos na ako doon, Mama Mia. Hanggang isang araw ay nagulat ako nang yayain ako ni Rodel sa simbahan. Kahit hirap ay pinilit niya habang nakaupo siya sa wheelchair na tulak-tulak ko, Mama Mia. Mahal, anong oras darating ang mga kapatid mo sa bahay? Makapagdating nila dun, wala pa tayo. Hindi ko alam. Pero
Darating sila. Tinawagan ko sila nung makalaway. Kumusta ang pakiramdam mo? Eto, lumalakas kapag kasama ka. Kapag hawak ko na ang mga kamay mo. Kapag yakap-yakap mo ako. Kapag hinahalikan mo ako. Huwag ka mag-alala. Hindi kita iiwan. Hindi kita bibitawan at laging hahalikan para mas mapabilis ang paggaling mo. Laika, mahal. Salamat sa mahigit 2 taon nating pagsasama, ha? Salamat at pinagbigyan mo ang kahilingan ko na sumama ka sa akin dito sa probinsya. Wala kang dapat ipagpasalamat. Ako nga may malaking utang na loob sa'yo eh. Binago mo ako. Hindi lang ang pamumuhay ko, kundi yung buong pagkatao ko. Kung pwede nga lang nakunin ko yung sakit mo, gagawin ko. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal. Oh, huwag kang iiyak. Nandiyan na si Father. Baka sabihin, inaaway kita. Mano po, Father? Father, mano po? Oh, Rodel. Kumusta ka? Eto, Father. Pinipilit maging malakas. Kahit ngayong espesyal na araw lang na to. Handa na ba kayo? Saan, Father? Oh, Rodel. Di ba niya alam? Baka pinilit mo lang siya, ha? Pakitanong na lang siya, Father. Glyka, handa ka bang magpakasal kay Rodel? Ngayon mismo, dito sa simbahan. Po? Nakakainis ka talaga, Rodel. Puro ka sorpresa. Opo, Father. Opo. Sabi mo kasi sa akin, huwag na muna natin itong isipin. Sabi mo rin, kahit kailan naman pwede. Kaya naisip ko na, bakit hindi pa ngayon? Wala na ako masabi. Mahal na mahal talaga kita. Simulan na ba natin? Sige po, Father. Mama Mia, sinorpresa na naman ako ni Rodel. Ikinasal kami noong araw na yon. Kakuntsaba niya si Father. Tinawagan niya sa telepono nang hindi ko alam. Kinumpleto ako ni Rodel, Mama Mia. Pag-uwi sa bahay ay nandun ang mga kapatid niya. Tinawagan din pala niya at pinauwi mula sa ibang bansa. Sinabi na rin niya ang kanyang kondisyon. Nagkaroon ng salo-salo at mahaba-habang kwentuhan. Nakita ko kay Rodel na masaya siya, Mama Mia. At ako, walang katumbas na kaligayahan ang nararamdaman ko. Mababait ang mga kapatid niya. Wala silang alam sa aking pagkatao o baka alam na nila pero nirespeto na lang nila ang kanilang kapatid na asawa ko na. Natulog kami ng may mga ngiti at masaya. Kinabukasan, Mama Mia, ay nanorpresa na naman si Rodel. Lahat kami ay ginulat niya. Iniwan na niya kami, Mama Mia. Hindi na siya nagising. Napakasakit pero pinilit kong tanggapin. Napakabuti ni Rodel. Marahil kaya maaga siyang binawi sa amin. Hanggang sa huli ay hindi niya ako pinabayaan. Sinigurado niya talaga, Mama Mia, na maikasal kami nang sa ganun ay ako ang may legal na karapatan sa kaniyang ari-arian. Kung ano man ang natira sa kaniyang ari-arian ay iniwan niya sa akin lahat. Matapos noon ay sinabi ko sa sarili ko na hindi na ako muling mag-aasawa hanggat wala akong natatagpo ang lalaking katulad ni Rodel. At baka tumanda na ako na hindi ako makapag-asawa dahil, Mama Mia, marahil ay wala nang lalaking katulad niya. Ngayon ay 50 years old na ako at namumuhay kasama ang aking ampon at ang ilang pamangkin ni Rodel dito sa probinsya. Sa anak kong maagang nawala sa akin, hindi man tayo nagkaroon ng pagkakataong magkasama, anak, pero hindi kakailanman nawala sa puso ko. At kay Rodel, mahal, salamat.
hanggang sa muli nating pagkikita. Dito ko na rin tinatapos ang liham ko, Mama Mia, at maraming salamat rin sa pagbibigay mo ng oras para basahin ang kwento ng buhay ko. Ang inyong forever kapuso at forever ka barangay, Glyka.